Na ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Yes! Magandang hapon po sa inyong lahat! Good afternoon po sa inyong lahat, mga Galorians! Welcome po sa programang Showbiz Galore! And today is Wednesday. Kasama, kompleto po kami ha. Kasama ko ang Princesa at best friend ng mga Galorian. BFF. Mildred Bakud and Romel Placent. Correct. Yan, good afternoon po sa inyong lahat, sa ating mga Galorians, ang ating mga listeners at viewers po sa Cable Link Channel 7. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami alas 3 po hanggang alas 4 ng hapon para po sa pinakamaiinit na showbiz news ngayon. At ngayon, kompleto kami dahil fresh na fresh mamaya malalaman natin kay Kuya Romel. Kuya Romel? Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Wala na ako dapat pang sabihin dahil sinabi na ni Mildred. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 4 na nga pa. Dahil meron po kami ibabalita. Ito po, press na press, kanina lang nangyari, no? Yung pong tungkol sa pag-file ng demanda ni Sunshine Deason against sa kanyang husband na si Timothy. Tan. Ayan, mainit po yan, diba? At dito lamang yan sa Showbiz Galore. At syempre, marami po kaming baon sa'yo dahil ni Mildred, may mga baon ka today! Oo nga, may mga baon talaga ako today. Talagang ito, ikaw yung windang naman ni Janine Gutierrez. Hindi kaya siya nagsiselos, no? Kasi medyo nagiging close na, ha? Itong si Elmo Magalon at Janela Salvador. Palita ako! Pala silang manood ng Janine. Oo, nakakaloka. At talagang itong si Elmo ay nakikipag-bonding na rin sa family ni Janela, ha? Ay, Diyos ko, hindi kaya... Kumbaga, hindi lang... on-cam yung nangyayari. Kundi pati off-cam yung hindi closeness. Kaya para lang mas mapag-usapan yung serye. Pwede, di ba? Alam, pero magandang tanggap yung love team nila kahit alam ng mga tao. Yes. Jowa niya si Anna. Mamaya ang buong detalye niya, di ba? Siyempre may baon din ako. Meron daw bang gap o nakakatampuan sila Mel Mendoza at Alden Richie? Bakit naman? Pwede sila magkasama nag-fly papuntang Morocco para sa pictorial ng isang magazine doon sa Morocco, ha? Kasi yung friend, meron na speak of Alden, ano yung nakita ko, banner story sa isang tabloid na si Alden daw sinampal ng isang fan. Kaya hindi ko na buklat kasi nagbabad ako sa hearing, di ba? Malate. Sinampal ng isang fan. Baka mga Adob Nation alam yung story, no? Kaya na pagkatapos sa ano, may threat na papatayin. Ito naman sinampal. Nakaloka talaga. Kakaloka. Di ba dahil bodyguard ni Alda, paano kayo nakalapit yung isang fan, di ba? At ito pa, ha? Go! Si Donita Rose. Titigil daw muna sa pag-artista. Siguro masyadong nasaktan. Nagpatuloy ba siya? Oo, nagpatuloy siya. Ano ka ba naman? Nagkasama sila sa seri ni Gladys Reyes. Tapos may isa pang yung iba-ibang pangalan na starlet na tinarayin si... Ay, ang dami niya nagawang show. Rita, Rita. Madami siya nagawang show. Yes. Hindi mo ba naramdaman? Rita, the other day, hindi lang ako nakapanood ng EB kanina at Bulaga, ha? The other day kasi ay inannounce sa ibang pagbabalik ni Paolo Ballesteros. Ayan. Nakapanood ba kayo ng Itbulaga? Hindi. So, ibig sabihin, mali po ang chika na hindi na siya pababalakin sa Itbulaga. Kaya akin, nakausap natin si Direk Bert De Leon, di ba? Tinanong ko, nakipag-meeting tayo sa kanya, kailan po babalik ni Paolo? Kasi namimiss na doon yung Dabar Cuts. Ang sabi ni Direk, di ba? Yes, mayami-yami detalye. At marami pa pong iba, pero bago po lahat ng detalye ng aming showbiz chika ngayong araw na ito, narito na po ang ating Oakland Song of the Day. Sino yung nag-request walang nakalagay para sa ating OPM Song of the Day? Bilang pagtangkilig at pagsuporta natin sa original Filipino music. Yan. Okay, eto na.
hindi ko kaya by Richard Reynoso. Na ang nag-request ay si Madeline Reynoso. Madeline Reynoso ang nag-request. Madeline. Hindi ko kaya at Madeline. Narito na po si Richard Reynoso. Okay, si Richard Reynoso.
hindi ko kaya Richard Raymond. Yes, diba? Kala ko Raymond ang sasabihin. Richard Raymond, so I think talagang sikat na sikat nung 80s at yung paminsan-minsan, di ba? Yes, gumawa talaga siya ng mga hitmaker talaga. Hitmaker. Ito yung mga original hugot songs, di ba? Yung mga panahon na yun, talagang mararamdaman, makakarelate ka. And speaking of hugot, talagang biglang flashback. Kasi kahapon nag-guess si Jam Morales sa Showtime, di ba? Naalala mo mga panahon natin. Si Jam Morales, I have a feeling. Yes, kinanta niya kahapon. Kinanta niya kahapon sa Showtime. Sorry ko na pa. Tsaka Even If. Ayun, Even If. At nandito si... Yes, si Jam Morales, Rodel. Nakakatuwa naman. Yung mga... Ganun pa din, tumaba lang siyang kaunti. Pero parang hindi siya tumanda. Teka lang. Walos ko si Jam Morales. Nandito siya for a series of shows. Series of shows. Puntahan lang yung website ng Jam Morales. Alam mo, Brad, kung daw nakakamay si Jam Morales, yung may jowa dun sa dalawang singer na lalaki, yung foreigner. Parang ahano. Si Jam Morales ba? Siya ba yung malaki ang, medyo malaki ang mata? Happy birthday, Sanya. Mabait yung ano niya. Alam mo, Sanya, ito ko ng dalawa ni Kuya Ramay na tutuwa dahil ilang kapistahan na rin namin dalawa na nandun talaga siya. Hindi ko pa nakita niya. Nakukuha namin ng libre. Kaya naman may pinaroonan ng kanyang career dahil itong batang tumarunong makisama. Actually. Bagyan mo rin. Ay, sandali. Makalimutan ha, kasi hindi sila nag-text doon sa ating text line. Dito sila mag-text sa aking number. Binabati ko ang mga nakikinig sila ngayon at the same time nanonood sa live streaming natin. Yes, sa Facebook Live. Binabati ko ang mga nasa Continental Cargo Carriers Incorporated. Wow! Sa pangungunan nila Nympha Pineda, Ophelia Lunar, Cheryl Morales, Louis Estrada, Eric Gugma, at saka si Emily Lopez. Binabati ko rin sina Warren Banal, Cesar Amo, Mark Abin, Mark Agustin, Anthony Obalo, at saka si Miss Janica Sampang. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, pero bago lang, syempre, habang umpisa pa lang ating programa, syempre, dalawang texters po ang maaaring manalo ng tig dalawang movie invites sa pelikulang Ben-Hur na gaganapin sa Agosto 17, 2016. Miyerkules po yan, 7:30 p.m. sa Gateway Cineplex. Index lamang po ang title ng programang inyong pinakikinggan, buong pangalan at address sa 0917798910. Sa mga mananalo po, maaaring i-claim ang inyong movie invite sa aming opisina sa Room 205 Seneca Plaza Building, E. Rodriguez Senior Avenue, New Manila, Quezon City. At hanapin lamang si Maylene Buyanan o Giselle Santos. Huwag pong kalimutan ng isang valid ID. Ayan. Next na po kayo. Ilagay lamang po ninyo kung anong programa po ang inyong pinapanood at pinapakinggan ngayon. At syempre po, alam nyo na kung ano itong programang manalo kayo. Showbiz Galore! Kasama po ang inyong pangalan, address sa 0917-798-8910. And speaking of the contest na yan, meron na tayong nanalo. May nanalo ng tatlo, ito ay sina Raymond Garcia ng Rosita Village, Concepcion Uno, Marquina. At sina Anthony Hugo, yung address niya, La Felonila, Barangay Damayang, Lagi, E. Rodriguez, New Manila, Quezon City. At si Rupert Castillo, Santo Niño Village, May Kawayan, Bulacan. Ayan. Kaya yung mga gusto pong manalo today, mag-text lamang po kayo ng inyong programang pinapakinggan ngayon. Siyempre ang Showbiz Galore, kasama po inyong pangalan at address sa 0917-798-8910.
Showbiz. Okay, unang showbiz balita. May tanong dito, di ba? Kailan daw ang balik ng... Kailan ang balik ng Alda? Ba't ni Paula sa Itmuragat? Ayan si Paula! Nang kontrata si Maine sa GMA. Kanina sabi ko si Paula, hindi lang ako nakapanood ng Itmuragat, pero the other day, in-announce na babalik siya ngayon. Instagram talaga niya, pinatunayan pa rin ni Paula Ballesteros na isa siyang Double cast. Mm-hmm. Ang leksyon ang natutunan niya ay huwag magmalbita. Yan. Huwag mag-inite. Alam mo na. Ikaw ba nang mag-inite ka na? Ay, huwag ako naging attitude. Nagkaroon attitude ba? Kailangan di ba Miss Friendship? Yes, kaya ang gano'n. Miss Amity. Correct. Kaya nga, define amity ng mga Galorians. Define amity. Best amity friend. Amity Pilipinas. Amayable, di ba parang... Sa aya-aya. Yeah. At kaya ay tayong tatlo. Lovable! Yes. Okay? Bago pa sa mga maraming chika, magbabalik po ang showbiz! Hello! Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, A-Tri Media at A-Tri TV, Cable Link Channel 7. This is A-Tri TV. No matter where you're from, this ship is your body. That drum is your heartbeat. And your God is the glory of Rome. Christ, believe that. How long were you a slave? 5 years. What is your name? Benner. My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed by my own brother. Priscilla! You know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucify them. No! The world you live in is Rome's. Their laws, their power. I won't let Messala go unpunished for what he's done to us. There is a way. In the arena, there is no law. If your brother is the pride of Rome, defeat him, and you'll defeat an empire. You should have stayed away. You should have killed me. Remember, first to finish, last to die. Are we having fun now, brother? Stand and fight! Stand up now! This is paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. This is paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. You sweat, you lose more than just water. Gatorade rehydrates, replenishes, and refuels what's lost in sweat. For better performance, nothing beats Gatorade. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same.
This program is brought to you by 8TriMedia Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Galore! Para po sa mga naiinit na balitang showbiz. Okay, eto na, mainit na, mainit pa, kagagaling lang ni Romel sa hearing, di ba? Ni Sunshine cruising po sa kasong isinampan niya sa kanyang asawa pa rin naman na si Timotitan. Yan nga po, kanina po galing ako sa Department of Justice. Wow! Quezon City. Wow! Pero po, no? Bali, closed door pala yun eh kapag hearing. Pero nagkaroon kami ng chance na ma-interview si Sunshine Dizon after nung nag-usap sila sa loob. Mm-hmm. Ang nandun friend si Sunshine, ang kanyang attorney na si Cecil Castro, mm-hmm, babae. At andun din si Timothy Tan. Mm-hmm. At syempre yung kabit. Alleged. Di umano. Si alleged. Si Charisma. Charisma nga. Charisma. So, nandoon. So, yun nga, after po nung ma-interview namin si Sunshine, sabi namin, anong reaction mo nung nakita mo itong si Clarisma? Mm-hmm. Ang sabi nga niya, hindi daw ito ang person na nagkita unang sila. Unang pagkakataon. Tatlong beses na pala, kilala niya pala ng personal, nagkita daw sila, naipakilala sa isang party, mm-hmm, pangalawa sa bar, mm-hmm, at pangatlo daw, nung nalaman ko, na-discover ko na siya yung ano ng asawa ko. Diba? So, dahil ng Sunshine. So, ang tanong namin, ba't ang ingis na dito ko? Oh, okay lang na. Ang tanong namin, anong reaction mo nung makita mo ulit, mm-mm, for the fourth time itong si Clarisma? Ang sagot ni Sunshine, mataray friend. Mm. Honestly, mm-hmm, homewreckers like her doesn't need any reaction. Oh my God! Ito pa, mas nakakaloka. Oh, ano pa homewreckers like her doesn't need any reaction, sabi, mm-hmm, niya. Tapos, I will not dignify her with anything. Mm-hmm. Ang sagot niya, I will not dignify her with anything because she's too low for me. Mm, masyadong mababa. She's too low for me. Uh-huh. Sabi nga doon ganun. So, pero siya, ayaw daw niya. Kung si Timothy, mapapatawad niya. Pero ito daw, itong babae, hindi daw niya mapapatawad. Dahil nga, siya yung naging dahilan kung bakit nasira yung pamilya nila. Mm-hmm. Pero sabi namin, kung mapapatawad daw niya si Timothy, ang sagot niya, siya pa lang ama ng aking mga anak. Mm-hmm. Pero sa ngayon, hindi pa rin niya masasabi. Pero hindi raw ba to ang puso niya? Oo. Kung ang Diyos nga raw nakakapagpatawad siya pa. So, ano siya nang balance? Pwede. Actually, friend, parang humihingi sila ng settlement, mm-hmm, na kaya lang tingnan daw muna nila kung anong mangyayari. Pero sabi nga ng kanyang attorney Cecil Caso, let's cross the bridge when we get there. So, pwedeng magkaayusan. Pwede nila magkaayusan. Oo, pero tingnan daw muna kung anong mangyayari, kung paano makikipag-usap. Na pwede nga rin niyang patuloy. Pero yung babae, hindi, sabi niya. Mm-hmm. At kung iniisip daw nung babae, si Clarisma nga na pupunta siya doon, gagawa siya ng eksena para kagaya ng ibang mga nasaktan na inagawan, ay nako, hindi ko sasampalin. Walang ay nako, ako lang yan. Mm-mm. Hindi ko sasampalin si Clarisma. Dahil ayokong madumihan ang kamay ko. Ay, ang tanda! Oh, parang pelikula, ha? Parang pinakulina. Pero kung mabating kami dun, magkatapat si Sanchez at si Timothy. Pero si Sanchez gagaling, haltang galing. Hindi mo ba napansin? Wala bang pagkakataon na binati man lang o hindi talaga? Wala. As in, dead na talaga. Dead na talaga. Dumating si Sunshine, nandun na yung dalawa. Mm-hmm. Tapos pagdating, umupo na siya. Ito yung ano, yung judge yun, di ba? Mm-hmm. Ay, hindi pa judge. Ano lang attorney. Tapos ito si Sunshine sa kanan, nandito naman sa harapan niya si Timothy. Sunshine haltang dati hindi tumitingin-tingin. Mm-hmm. Pero pwede, ang maganda kay Sunshine, civil naman daw siya kay Timothy. Kumbaga, kung meron daw mga times na talagang pinapayagan niya na makita nito bilang isang ama yung mga bata, oo, hindi niya pinagkakait. Mm-hmm. Yun nga maganda. Tapos ito po, nung nagsasalta si Sunshine, umiyak. Mm-hmm. Umiiyak. Anong party na umiyak si Sunshine? Nagiging emotional daw siya dahil nga daw sa mga anak niya. Pag pinag-usapan na yung mga bata. At ito pa, ang sinabi sa kanya, ma,
pag yung ano on her way to the sa DOJ ma be careful. So baka ang sinasabi ng bata siguro baka gumawa ka ng eksena. So hindi nga daw siya gumawa ng eksena. Sabi ng anak niya yun, ma be careful. With my heart walang ganun. Yes, be careful. Pero sabi niya, be careful. Tapos dumating siya sa yung Marichan. So ma be careful. That's true ng pagdating talaga sa mga bata, sa mga anak, diba? Siguro isa rin, di ba sinabi mo kanina, pwede naman yung ma-settle, diba? Yes, pwede. Siguro, for the sake of the children. Yes, yung pagdating sa mga anak. Pero yun nga, pero po, ang sabi pa ni Sunshine, odd daw. Pero hindi pa nga daw niya sinasabi na okay yung papatawad. Pero depende pa daw sa magiging sitwasyon kung anong mangyayari o magaganap pa. Pero kung yun daw ay aamin sila. Mm-hmm. Kung aamin daw na talagang sila ay nagkaroon ng relasyon, yun. Mm-hmm. So, pwede raw. Maybe when they ask forgiveness. Ah, yun nga. May bibigay daw yung forgiveness. So, ang ako naman nagtanong, Sunshine, yung may pagmamahal ka pa ba sa asawa mo? Oh, ano? Sabi niya, wala na raw. Oh. Pero pwede raw niyang patawarin. Pero hindi pa raw niya masasabi ngayon. Mm-hmm. Tapos kayo ko nagsasabi na, di ba, I will forgive, but I will not forget. Diba, may correct, may para, tapos pumasak si Sharon Correta sa forgive and forget. Tapos si Puro Kanto. Tapos eto na, sabi nga daw, yung annulment ba hindi mo ibibigay? Mm-hmm. Ang sagot niya, the most I can give is legal separation. Yes. Annulment never. Uh-uh. I won't give them the happiness to be together. Oh, kasi pag annulment, kasi pag annulment, pwedeng magpakasal ulit, di ba? Unlike yung legal separation, hindi ka pwedeng magpakasal. Hiwalay ka lang. Hiwalay ka lang. So yun nga, sabi, I will not, sabi, the most I can give is legal separation, but annulment, never. Pero sabi nga niya, kung mahal ka, ganun ang pagkakasabi niya, never. Sabi, never. Tapos, the most I can give is legal separation, annulment, never. I won't give them the happiness parang they deserve. Hindi din ibibigay. Tapos sabi daw niya, some people are saying na mahal ko pa raw si Timothy. Kung mahal ko siya, ba't ididimanda ko pa siya? Oo nga. Sabi niya. But no, pero sabi ng attorney Kerr, tuloy-tuloy pa rin daw. Kaya lang natigil ngayon, babal siya sa August 25 dahil nga humingi sila ng settlement. O parang ito, parang magkaayos. Parang ito na naman, I remember the boy, but I don't remember the feeling. Sa pumunta si Anino. Albert dumating. So nakita ko yung mga icon sa music kanina. Ang dami mga pwedeng pasok na kanina. Sa kanilang diba? Kwento. Pero syempre, dinadaan lang din naman natin. Dahil naman natin yung bigat na pinagdadaanan ni Sunshine. Pero ako, nararamdaman ko naman na parang sabi niya, ako kaya ko to. Pero para sa mga bata, doon parang hindi niya kakayanin, diba? Pero nga, maganda nga, pinapakausap pa rin yung mga anak niya kay Timothy bilang isang ama. Pero kaya daw niya tinuloy yung demanda dahil baka daw sabihin na balang alam magsisi siya, wala ka namang ginawa, niloko ka na nga. Parang ganun. Para magkaroon ka ng regret sa sarili mo na bakit hindi mo itama yung mali. Yun daw ang isa pa sa reasons kung bakit daw niya tinuloy yung demanda para malaman daw ng mga babae na hindi ka dapat maging martir, hindi ka sa iiyak. Paglaban mo kung ano ang tama. Yes, kailangan kang lumaban, lalo na ang pinaglalaban. Laban mo, kung sa itong Sabado. Kung sa Fred Aguilar. Kung paglaban mo. Ay, ginataan lang po namin sa ano. Sumusundot lang po kami dahil kasi syempre, alam naman natin na napakabigat ng pinagdaraanan ngayon ni Sunshine. Pero hindi pa rin po natin nusgan si ano Clarisma kasi wala pa talaga yung hatol, no? Uh-huh. Pero siya, naki Sunshine ang lahat ng evidence na kaya naglakas loob siya na idemanda itong si Clarisma na para sa kanya ay itinuturing niyang homewrecker. Yes. Dahil nasira yung pagsasama nila, di ba? Perfect. So yun, kung ano man ang mangyayari, abangan na lang po natin yung pagbabalik nila sa August 25. Ilan pang hearing daw? Unang hearing kayo, pero sandali lang minutes lang. Eh, kasi parang close daw siya. Humingi daw ng extension ng time. Mag-file daw sila ng counter affidavit na parang sasabihin nila walang katotohanan yung binibintang. Sabi nga, di ba, lahat naman ng ano yun, innocent, guilty. I'm proven guilty. Kasi alam mo, talaga, marami talagang ano, ha? Marami daw bala itong si ano? Sunshine. Sunshine Dizon. Hindi mo siya maglalakas ng doon. Kung wala talaga siyang
concrete evidences, yes. Di ba? Oo. Okay. Pero ano ba to? Nakita mo si Clarisma? Nakita ko siya, nakasalami siya, sabi niya ng mga maganda siya. Hindi do, mas parang mas maganda ka pa, pero maputi lang. Sabi nga, hindi ko naman sa maganda. Tama lang. Hindi ko pa. Wala naman pangit. Oo. Pero sa palagay mo, ano nagustuhan sa kanya ni Timothy? Siguro hindi ang mga lalaki naman kasi by nature polygamous. Polygamous oh, naniniwala kasi karamihan. Karamihan talagang hindi sila makontento sa isa. Actually pwede yung iba na pag parang nakatikim yung iba pa. Minsan yung iba tinitikman lang eh. Pero ano? Marami pa rin naman mga lalaki. May mga joke nga na yung post lagyan mo lang ng palda. Sinasabi nila, di ba? Pero may mga ganon. Pero in fairness naman, may mga guys naman. Hindi naman natin sasabi ng lahat. Diba? Pero karamihan talaga ng mga lalaki. Ang dami nating artista na para kasapan babae. Mga senador, mga lumalapit, natutukso. Kung baga sa nadadaran, di ba? Sabi nga, ang apoy, init sa magdamag. Ayaw ni Sasha Padilla. Hiram. Nang hiram ng bigaya, di ba? Sabi si Clarisma, nang hiram ng bigaya. Sasha, para kay Pimpin. Ang dami mo may good sense doon, ha? Init sa magdamag kasi mainit kong gabi. Ang dilim sabi. Anyway, ko na naman ang kay Hinatman. Sana, yun settlement na nga lang sana, tapos patawarin niya kasi nga, pero wala na sigurong balikang mangyayari kasi nga, di ba, paglaki ng mga bata, sasabihin, madinimanda mo pala si daddy, o anak, kasi dapat tama. Okay yung babae siguro, kasi nagkamali yung babae, na alam niya, may pamilya na pumatol ka pa, di ba? Pero alam mo, mayroong mga babae, pa usapang babae, mayroong mga babae na, kapag alam niya na may pamilya ng isang lalaki o pamilyad na siya din mismong lumalayo, may mga ganung kaso. Meron, pero meron naman mga ibang babae na kahit na may asawa, sila pa ang lumalapit sa lalaki, lalo na pag gusto nila, di ba? Parang may pinagdadaan ng wala akong pinagdadaan. Isang babae, di ba? Pero minsan, mahirap talagang kontrolin yung tawag ng puso. Ay, sandali, ataka naman itong itanong sa'yo. Nandun ba yung mami ni Sanchez? Si Tita Dorothy. Nahanap namin si Mami Dorothy. Ay, hindi mo nakita. Wali, kaya... yun na. Wala. Tapos ito pa. Sabi ko, doon tinanong ko kasi may nagsabi, nabasa ko yata, suportado ka raw ng pamilya. So, ni Timothy, sabi nila, hindi naman masabi din talagang suportado. Kumbaga, parang doon lang sila sa tama. Tapos sabi ng attorney Kerr, hindi sila nag-object nung... Nagbamanda. Yung pamilya ni Timothy Tan. Ayaw lang sabi ni Sanchez na suportado, pero alam daw nila, ang sinabi niya, alam naman daw nila kung ano yung tama. So, kumbaga, doon lang sila sa tama. Pero, masakit din kay Sanchez kung sakali raw makukulong din. Hindi sa mga anak ha, masakit din kung malalaman o makukulong yung kanyang mister. At para sa kanya, ano ba gusto mo mangyari talaga? Hindi natin masisisi si Sanchez, galit. Ang gusto niya mangyari pa, makulong. Ayan. Pero mas magiging masakit din daw para sa kung makikita niya yung mister niya. Oo naman. Pero yung babae, Kerr, makulong ka niya. Siyempre, masakit din naman yun kasi nga, may minahal niya yun. Minahal niya. Yun, di ba? Tapos nag-bring up, di ba? Ano sa give up na yung kanyang career, di ba? Pero yun nga, wala na rin siyang pagmamahal ngayon. Kasi kaya, itinuloy niya nga rin yung demanda. Yun na. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live. Yes, opo. Sa aming mga friends po, kay Kuya Romel, kay Mildred Amistad Bacod, of course, kay Rodolfo Fernando, sa aming Facebook page po. Ay napapanood din nyo kami ng Rodel Ocampo Fernando at syempre sa Facebook ng A-Tri Media Broadcasting Network. Showbiz. Yes, narito ang showbiz pa po si Donita Rose. Donita Rose,
titigil na muna daw sa pag-aartista. Kasi siguro, sobrang dinamdam niya pag-iwalay nila ni Eric. Kung si Sunshine Bison, sobra rin ang kayong pinagdadaan. May pinagdadaanan din itong si Donita Rose. Alam ko kay Donita Puen, ganun din eh, parang may third party, di ba? Yes, may third party. Walang demand ng naganap. Sabi ko nga, iba-iba yung personalidad talaga ng tao. Although sinita niya, si Eric Valderrama, kasi may post si Eric na may kasama yung babae. Mm-hmm. So medyo sinita lang niya, pero inalis naman daw yung picture. Ay, ayun niyo ba? Ang tagal daw talagang dala-dala ito ni ni Donita Rose. Matagal na daw talaga. Pero alam mo, nalulungkot ako, di ba? Sobrang in love sila before kahit si Sunshine. Di ba ganun pala, no? Kahit na anong lalim ang pagmamahal mo sa isang tao, nagpa-fade pala. At saka, ano yung pinagdadaanan ka? Wala. Pinagdadaanan. At saka, pinagpalit ni Donita ang kanyang matandang career. Alang-alang doon sa lalaki niyo na si Eric. At ang sabok, friend, dahil ang best friend niya, di ba, si DJ mo, binisto niya na pera ang dahilan kung bakit naghiwalay. Yung pala siya pala ang tumating breadwinner ng family. Correct. Diba? Na nung gumastos daw, yung kasal pala nila, si Donita ang gumastos na solo. Oo, kasi diba? Yung time na yun. Di ba parang pero si Manita? Nakakala natin, di ba, na mayaman din yung lalaki. Pero almost 25 million, may ganun ba? 25 million mo? Basta 5 million parang ganun. Alam mo naman itong si si DJ Mo, di ba? Ibibisa hanggat alam niyang kaya. Pero hindi naman daw, hindi naman daw 25 million. Hindi, 5 million, di ba? Mm-hmm. So, bago tayo magpag-ulat, tanggapin muna natin ang pag-uulat ng ating RJ Patroller na si Jojo Sikat, DOT Secretary to Garden, may political will, sabi ni Senator Grace Paul. Jojo! Yes, sa napaniniwala itong si Senator Grace Paul, chair ng Senate Committee on Public Services, na sa tingin ito kay Department of Transportation Ardo Tugade ay may political will ito sa kanyang pag-arap sa pagdinig ng araw sa Senado ukol sa pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte upang maibsan itong nararanasan traffic sa lansangan at magingay itong air traffic congestion sa paliparan. Sinabi ni Senadora po sa mga naging payag ni Tugade sa pagbibigay, nakikita ng Senadora na may direksyon itong kanilang sinasagawang public hearing. Iginit pa ng Senadora na ngayon lamang ito nakaranas sa pagdinig na inaamin yung mga kakulangan tulad ng ginawa ng Kalihim. Ano yung mayroong leadership itong si Tugade na kinakailangan para mapatupad niya itong emergency power na binibigay sa Pangulo. Sa panayam, sinabi ni Tansipo na may magagandang idudulot ang emergency power kung saan inahilimbawa pa nito ang kautosan ng Commission on Audit na huwag ipamahagi ang plaka na masasakyan dahil sa anomalya. Aliyah, kapag may emergency power, maaaring pamahagi na ito sa mga may-ari ng mga sasakyan na hanggang sa ngayon ay wala pa rin plaka. Sa kabila nito, ginit pa rin ito na dapat na pa rin itutukan ang mga bibig upang matiyak na walang kalakasan at dapat transparent sa publiko. Sinabi rin ng mababatas na dapat matukoy sa sinasagawang pagdinig na dapat may limitasyon itong emergency power na ibibigay sa Pangulo na hindi dapat anayayigit sa 3 taon. Iginit pa rin ito na dapat na matukoy rin kung sinang pamamahalain ng Pangulo at kung sinang mananagot sakaling may pang-aabusong maganap. Tutol na si po sa mga kain ni na Senate Pro Tempore Pagdilon at sa mga Francis Jesus Cadero na wala nang dapat na masyadong busing gagawin sa pagdinig ko pang agad na maibigay itong emergency power sa Pangulo. Gita ng Senadora, marami pang dapat na gawin ng kanyang komite tulad ng pag-imbita sa NEDA, LGU sa Local Government Unit at maging sa Department of Budget and Management upang malaman kung masapat ng pondo para ipatupad itong emergency power. Para sa DRG 8 na iyan, 8YTV. Ito, si Jojo Sikat, Radyo Bandido. Aming salamat, Jojo Sikat. Magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8Tri Media at 8Tri TV, Cable Link Channel 7. This is 8Tri TV. What kind of a monster are you? Bone cruncher. Child chewer. Meat dripper. Gizzard gulper.
butcher boy. Please don't eat me. You think because I'm a giant that I'm a man goblin cannibal? You can call me the big friendly giant. Oh my! I catch dreams. This one sounds like you. There are bad dreams here too. Yeah. Run, Sophie. Hide. You has a delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not. I have a plan. Brave Sophie. This be the story of a little girl. It'll be great adventures and laughter. Times will be hard, times will be soft. So hold your breath, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG. Don't forget, we're the bad guys. What? You're going somewhere very bad to do something that'll get you killed. So was that like a pep talk? Oh, yeah! That was a great shot, man. Hey, I'm just not a hugger. Not a hugger. Suicide Squad. Only in cinemas. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti na tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biojessic po. Biojessic, ma? Mrs. Biojessic po. Biojessic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Washing Mazzulli! That's the way! That's the way! I found the one! Kung kalsebo, pati lansa, I love it! Sulit pa yan! Fanta, space, o doble pa! Ang dali na ugasan! That's the way! That's the way! I found the one! That's the way! That's the way! I found the one! Tolling is presyong sulit! This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Nagbabalik ang Showbiz Galore, kasama pa rin sina Romel Presente at Mildred Bakud. Gusto ko lang batiin nila mga nanonood sa atin sa live streaming at sa Facebook Live. Si G. Ignacio Alarma, ganun din si Giselle Santos at Joseph Tolentino. Hello po sa inyong lahat. Dahil bumati si Alden Richards, balitang Alden naman, Maine. Hindi sila magkasamang umalis papuntang bansang Morocco. So, ibig sabihin, bakit may tampuhan? Yun na nga. Akala ng mga fans, may something, may tampuhan sa dalawa. Pero wala naman. Wala naman. Mm-mm. Kasi, may schedule pa kasi, di ba? Oh, may schedule pa si Alden na dapat niyang tapusin bago tumulak papuntang Morocco. Na nauna na si May Mendoza. Sa mga ano nag-aalala, wag na baka po may tampuhan. Ganyan talaga ang mga ano, fans, no? Mga tagahanga, no? Pero sana po, no, yung mga ano fan ni Alden,
at saka mga fans ni ng Aldab Nation, huwag yun na pong away kung sino man ibigay na kaparty. Iba na triangle halimbawa, di ba? Mm-hmm. Kita nyo, pagka ano, may ginagawa kayong ganyan, si ano, Main Mendoza naman nag-apologize sa in-rap ng sa inyo. Yes. Eh, iba pati ko yung kaibigan ko, may alam ng Lugar Republic, Benjo Cruz. Lagi pala yung nakikinig Benjo Cruz from Bulacan. Alam mo na. From Bulacan? Saan sa Bulacan? Sa Marilaw yata. Oh. Marilaw, Bulacan. Marilaw. Marilaw, Bulacan. O kaya Florida. O kung saan mang klase na, ano ang lugar sa Bulacan, basta taga Bulacan ang aking kaibigan na nagbigay ng lugaw nung namatay ang aking ina. Ayan. Pero mas my friend. At balik ako kayo na Alden at saka si Maine. Yun na nga po, nauna na si Maine sa Morocco. Yes. At ilang araw lang ay susunod na si ang pambansang Bay. Pambansang Kabao. Pambansang Bay. Naku, ang layo nyo sa pambansang Kabao. Ha? Kabao, Kabao. Pambansang Kabao ay ano ha, ay, ayo, ay babalik sa boxing. At pabon siya sa death penalty. Oh, at medyo maraming na insulto doon, friend, kasi ang sinabi niya, pabor siya sa death penalty, mm-hmm, pero ubra sa kanya yung parang mas mapapamura daw yung iahang, tapos tatadya ka na lang yung ano, yung sakit yung upuan. Tatadya ka na lang. Parang nag-suicide ka, parang diba? May mga negative reaction niya kasi parang, syempre, kamatayan yun, diba? Oh. Parang medyo may mga negative reaction. Oh, may mga negative reaction yun, friend. Kaya rin siguro para lang matakot na talaga yung gumagawa ng mga hating news crime. O, ganun naman talaga. Diba? Eh, palaging, palaging hati, diba? Hati, may kontra, may kakampi, diba? Hmm. Pero ang gusto ko naman ngayon kay Senator Manny Pacquiao. Uy, alam mo ba kasi, di ba, si Onyek Velasco, nanalo dati niya, di ba, ng silver medalist sa Boston. Diba? Noong 1996, kung hindi ako nagkakamali. Ang nakalaban niya pa, Espanyol, that time silang dalawa naglaban. Hanggang ngayon, yung incentive niya na magagaling sa gobyerno, ay, hindi pa rin yung nakukuha. Kaya tutulungan daw siya ni Manny Pacquiao. Yun, dapat lang, no? Si ano, di ba, hindi pa daw nabibigay sa weightlifting na yung girl, Lita Amor. Oo. Yung silver medal. Nandito na ba si Din? Wala pa. Wala pa. Kapagdating niya doon na ibibigay ang kanyang incentive. 5 million na ibibuild daw niya ng bahay, di ba? 5 million yung napanalunan niya. Hindi, ibibigay ng gobyerno. Ibibigay ng gobyerno. Pero ang bigat na, no? Mm-hmm. Ang hirap nun. Taas kaya kayo ni Benjo Cruz. Di ba? Yung ganun. Hindi niya kakayaan. Hindi niya kakayaan. Kaya niya nang magtinda ng lugaw. May ari ng lugaw eh. Yun na. Magbasa muna tayo ng mga text kasi. Pero nabanggit ko lang na kanina, medyo lilinawin lang natin yung sinampal ng friend. Sinampal? Hindi, para aksidente lang. Itong alam naman natin sa sobrang pagiging popular nitong dalawa, hindi mo talaga maiiwasan na pagka dinadaan sila sa maraming tao, talagang na sila, napipisikal, diba? So para aksidente lang na tamaan yung mukha niya. Ah, hindi si Alden, ha? Si Min. Kaya ang ginawa mismo ni Alden is talagang kinuha niya yung mukha ni Maine at talagang kumbaga ikinalong sa kanyang shoulder. Para din naman para maproteksyonan. Diba ilang gusto na nangyayari yan kay Maine Mendoza, no? Nadati rin naman. Parang na chancingan or something, diba? Kaya umiyak siya, diba? So, yung sana sa bahay. Oo, yung mga ganong insidente, hindi mo talaga lalo na kasi napakaraming tao. Correct. Yun, hindi nabigyan natin ng linya. Ang mga ganon naman kasi kay Maine, approachable, minsan siya mismo lumalapit sa mga fans. Parang nore-nore lang. I was seeing it talaga sa ating ostos. Okay, magbasa na tayo ng mga text mula sa ating salitag tayo. Showbiz Galore, di naman pala maganda. Naku, di naman daw maganda si ano. Julian Samuse sa personal. Nakita ko na siya, wala siyang appeal. Maganda pa ako sa kanya. Ang payat parang blank, sabi ni Spark. Pero alam mo, Spark, kanya-kanyang ano may sabi, beauty is in the eyes of the beholder. Wow, imagine na. Sabi niya, kasi natutok sa sunshine. Kaya lang, syempre, yun ang opinion niya, mas maganda siya. Okay. Sobrang payat, ha? O, payat niya. Pero ako parang, nakita ko personal, nung sa Sadi, pinasaya nung Sadi, maganda siya. Pero kanya-kanyang opinion, nire-respeto ka namin, Spark. Yes, Spark. O, alam mo na. Next, ikaw. Yes, good PM Queen Rodel, Vesped Romel, at Train Princesa ng mga Galorians. Ayan mo, yung nasa taas. Good PM. Ayan no, nasa taas. Kaya ito na ako. Good PM Rodel, Romel, and Mildred. Nice to see on screen waiting to end the weekend. I'm
Penita Matutino, wife of Eddie. Naniwala. Wow! Si Matutino po yung apelyido nila. Ay po, mm-hmm. The City of Imus Cavite. Itong mag-asawa. Ano natutuwa sa atin? Ay po, Matutino Matutino. Ang kita ng apelyido nito. At saka ni Mr. Edwin Matutino. Yes. Good for Queen of the Lord, Gadang Midal at BFF Promise. Bakit binabi ni Coco Pabisano ni FPJ, puro kabaklang guest, payo kabayang BFF niya, binalahuran nila from JB. Oo. Hindi, ayun nga, may tanong ako bakit ba yung iba. Eh, kasi pag TV series po talaga, episodic, hindi naman po pwedeng kopyahin lang yung nangyari doon sa pelikula, diba? Sa pinaka-episode, oo. Siyempre, yung pelikula naman ni FPJ na Provinciano is 2 hours. Eh, eto, mag-iisang taon na ang Provinciano sa September. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga iba-ibang episode. Pero sana dapat tapusin na rin, no? Wow. Okay, Mildred. Yes, good PM. Sana po ay magpataba ng kaunti si Julian San Jose at mag-consult po sa isang fitness instructor. Sobrang payat niya na at hindi proportion ang katawan niya. Oh, sabi man ko pa to, ako na-alarma kasi talagang kitang-kita mo yung buto niya dito sa shoulder. Hindi naman. Hindi, parang feeling niya yung konting nadabalang. Parang, di ba may mga ganung sakit? Parang nagpapapayat. Hindi ko naman sinasabing may sakit siya. Gusto lang yung talaga siya. Oo. Magpapayat ng ganyan. Yeah. Good PM, she's 31, pero di ko alam ano meron si friend, goddess Angel Luxin, at mas lalo pang siyang nagiging desirable sa paningin ko. Pagaling ka, Angel, and God bless, sabi ni Ram Marco. In fairness, maganda talaga si Angel. Yun ang yes, at sexy. Ko. At sexy. Sabi nga kay Milen, nakita niya, ay, dati sabi niya, ay, hindi pa naman. Ayun na, basahin mo. Naalala, ang ganda niya. Anyway, I am beautiful PM, though it's raining, I consider maaliwalas ko si wow. Ang pinapanood naming mag-asawa. Pakibati po ang dalokong apo who is also watching Tantan and Ed. Edwin Matutina ng Sitoms Imus Cavite, si Kuya ay, Edwin. Ay, Tantan and Ed. Hello po, Tito Edwin and ang kanyang wife. Yeah. Si Felina ba yun? Felina, oo. Good PM, bakit hindi na po nasumban ang bonggang project ni Ken Chan tulad ng Destiny Rose? Actually, magkakaroon po siya ng bagong project. Abangan nyo na lang. Labing ulit? Pero hindi naman. Incidentally, magkakaroon po siya ng concert. Abangan nyo, December 19. Pagkatapos po ng concert. Oh, God! August 19 rather. Mm-hmm. Pagkatapos po ng concert ni Marlo Mortel, yun muna-una niyong panoorin, August 18 na po. At saka ano ganito, ha? Medyo nahirapan yata ang GMA. Na, kasi pagkatapos ilayo, lang, no? Gumanap na bakla doon sa Destiny. Hindi na, totoo naman. Abangan nyo po. No, ikaw naman. Good PM sa inyo, Ma'am Rodel. Wow, Miss Mildred and Romel. Anong latest news kay Ara Mina? Sabi niya wala na siya love life. And sino ba dad ng baby niya? Bakit umalis si Carol sa Showtime? Temporary lang ba yun? O di na siya babalik, sabi ni Yolanda ng Alabang. Yes. Ako sasagot kay Ara Mina. Ha? Okay. Yung kay Ara Mina, ang baby po ng anak niya ay yung mayor ng Bulacan. Patrick Meneses. Si Patrick Meneses. Tapos, pero hiwalay sila. Pero hiwalay. Yes, si Carol po ay nagpaalam sa Showtime at 2 months po siyang mawawala dahil mamamalagi siya sa Singapore dahil meron siyang gagawing series. Ang title is Private Investigator. Ayan. At sabi na, busy na lang sa kanyang anong tawag doon? Business. Oo. Napanood po siya kahapon sa Mini to Win It. Yan. Okay. Yun. Ikaw ang susunod. Good day po sa inyo, Tatay. Yes. Yung sa taas muna po? Good PM sa inyo. Totoo bang buntis si Colleen? Hindi po totoo. Hindi totoo. Kagabi na sa premiere night siya ng pelikulang Dating Called Tanga Na. Yes. Good day po sa inyong tatlo. Yes, kay Jeneline Mercado napunta yung role na Steffi Chion na may love from the stars, bagay sa kanya kahit hindi na sila ni Aldo yung kapartner niya para hindi na magalit ang mga Aldo fans. Nakakabusit na sila. Binabash nila si Jen Grace Santos. Sanyos. Sanyos. Na hindi na po tuloy yung kay Alden tsaka kay Jen, pero tuloy na po yung kay Main at kay Alden, no? Pero originally naman, talagang it was offered to Jenny naman talaga. Kay Jenny naman talaga. So, ibang soap yung gagawin po ng Aldab. Okay, another text. Good PM, showbiz galore. Ano na po, again, next project ni Jericho Rosales, sabi ni Malu ng Bulacan. Yes, meron po siyang gagawin with Jenny, with Jesse Menjola. Arce Muñoz. Arce Muñoz. Arce Muñoz. Sorry. Arce Muñoz, may gagawin po siya. Serye. Yes. Next may po kayo rin ang ating minutes at nagmakinig sa show nyo. My wish is that magkaroon ako rin ng sarili kong show sa 8 Time Media. Why not?
kapag naisa ka to para yun ay kayo ay maging isa sa mga una kong guest. Wow! I want my show to be about personal triumphs po. Attention po kay Miss Kay the Sir kasi I'm serious about this. Maraming salamat po. Love, Jet of Mandaluyo. Ako mag-guest mo kami. Mag-guest ka muna sa amin. Diba? Ikaw muna na mag-guest. Hi, Jet! Hi, Jet! Nakuwala na tayong oras. Maraming pong salamat. Kulang na ulang po ang ating oras. Sa mga mag-text po, pipilitin po namin mabasa po lahat ng text po ninyo tomorrow. Thank you! Maraming salamat, Mirko. Yes, maraming salamat yung mga topics po na hindi namin na-tackle today. Tomorrow na lang po. Ito po sa Mildred. Bakit maraming salamat po sa inyo? Hello, ma'am! Yes, po, girl. At sa lahat po ng nakilat na nga. Maraming salamat. Hayagin kay Benjo Cruz. Okay, ang tabayanin po ang susunod na programa, ang Ocho Diretso, ni na Joey Falcon, at Bernard Tan. Maraming salamat po. Ito po ang yung reyna ng mga galoyans. Hanggang bukas, dito po sa itong paboritong talk show sa radyo, ang Showbiz Galore! Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisip.